Tayo po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Para nang nag-alay ng maraming handog, ang sumusunod sa kautusan. Sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay na mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina. At ang nagkakawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon ng walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapo
ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya. Maging bukas palad ka sa Kanya, gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ang masaganang gumanti. Gagantihan Kanya ng pitong ibayo. Huwag mong susuhulan ang Panginoon, sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos. Isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patotoo't saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Aki namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos, Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming
nahuhuli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Minsan, napapag-isip po ako tungkol sa mga ginagawa nating mga tao dito sa mundo. Yung bang nagpapakapagod tayo na magtrabaho para makapundar ng gamit. Pero napapaisip ako, hindi naman natin madadala sa kabilang buhay. O kaya naman, nagsisipag tayo sa buhay para magkaroon ng komportableng buhay. Pero hanggang kailan? Hanggang saan lang aabutin ng ating komportableng buhay? Yung iba naman, gusto sumikat o magkaroon ng pangalan o titulo. Pero alam naman natin na dadating ang panahon, malalaos at malilimutan tayo. Hindi ko po sinasabi na masama ang ginagawa ng mga tao. Hindi ko po sinasabi na masama yung hinahangad natin na magkaroon ng komportableng buhay. Hindi ko sinasabing masama ang sumikat. Hindi ko sinasabing masama yung magkaroon ng magagandang gamit. Napapaisip lang po kung yung mga bagay ba na pinagkakaabalahan at pinagtutuunan natin ng pansin, ito ba talaga ay magtatagal? Ito ba talaga ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan? Mga kapatid, ito po yung gustong ipakita ni Jesus sa atin sa ebanghelyong ating narinig. Ang bagay na dapat nating pinagkakaabalahan at pinagtutuunan dahil ito ang bagay na tunay na magtatagal. Sabi ni Jesus kay Pedro, tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, nang dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Tatanggap ng makaisandaang bahay, makaisandaang mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa. At sa kabilang buhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw ang sinabi ni Jesus na tanging ang pagsunod sa Diyos o pagsunod kay Jesus ang siyang magbibigay sa atin ng mga bagay hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi sa ating Salmo Responsorio, ang sinabi natin, ang Diyos, saan na ba yun? Ayun, ang sabi natin, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Diba? Yun yung sinabi natin kanina sa Salmo Responsorio. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Madalas kasi, ang bilis nating mag-alala. Oh, paano tayo bukas? Paano tayo kakain? Ano ang ating gagawin? Pero, kung susunod lang tayo sa Diyos, kung gagawa lang tayo ng mabuti, kung gagawin lang natin ang nais ng Diyos, siyang bahala. Sasagipin tayo ng lubos. E minsan, sa sobrang pag-aalala natin, lumiliko tayo ng landas. Nag-aalala kung anong kakainin. Nag-aalala baka maubusan. Nag-aalala baka maghirap. Kaya kahit illegal, ginagawa. Nag-aalala baka hindi na manalo ulit sa susunod na eleksyon. Kaya ang gagawin, mandadaya. Hindi ba? Ito yung pinagkakaabalahan natin
kung ano ang mali at kung ano ang hindi tama. Kaya sa huli, naliligaw ng landas at napapasama. Kung ano po ang pagsusumikap natin sa trabaho para sa kayamanan ng mundo, sana ganun din ang ating pagsusumikap na sumunod sa Diyos. Kung gaano tayo kasigasig para sumikat at magkaroon ng pangalan, sana ganun din tayo kasigasig na tumugon sa Diyos. Dahil kung ito po ang ating pagtutuunan ng pansin, sigurado ang gantimpala sa atin ay hindi matatapos. At higit sa lahat, madadala natin hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, itinataas namin ang ating mga puso sa maalab na panalangin sa Ama. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan, naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritwal na pinahahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tingnan mo nang may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ang aming mga buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa ano nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak ng sagisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Guide me
and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant, and you are my King. I offer to my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo, at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Magsiupo muna po ang lahat.